And syempre to my co-actor, thank you so much. Wow. Maraming salamat dahil alam nyo. Hindi ito magiging, di ba, mukha ko lang nandito, pero hindi ako po. Sila talaga po. At sila rin lang din at sila lang kasi kaming lahat ang naghirap dito sa movie na to at nag-enjoy sa movie na to. So, gusto ko ibigay yung honors at sa kanila, makawala kayo, manood na kayo. Gusto ko ibigay yung honors sa kanila. Naman yung mukha ko lang makikita dyan. Gusto ko kami kasi kami talaga, hindi nga magiging mamchit mukha ko lang. Ano ba? Solo movie ako lang lahat. Kaya sobrang honor ko sa mga kasama ko ng mga cast dahil ginawa nila ang best nila. Walang attitude, walang arte. Kaya ang shoot namin, very serenity. Wow! Ay, massage. Kaya maraming salitay ko lang because of my co-actors into the room. Because oh, and kung Namchip is me, kundi kami lahat yan. And siyempre to our writer, kay Ma'am, at siyempre kay Inang Reyna at kay Madam, thank you for trusting me talaga. Ako talaga sinasabi ko si Lord talaga ito kasi hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala. And Inang Reyna, habang buhay ka talaga ipagdarasan ang buhay mo, ang pamilya mo at nagagalami ka. Yun lang ang mabibigay ko. At siyempre to my... Ito sobrang special talaga ito. Pasalamatan ko ito kasi hindi ko expect na kasama ko sila ngayon. So may two bodyguards. Wow! Akala ko family. Hindi. Parang family. Parang family ko na sila ngayon. Kamsahamida for protecting me even though I am the one that cannot be protected. Maraming salamat. I'm sorry na emotional ako pero talaga gusto ko ibigay ang pasalamat sa kanila hindi sa akin kundi sa inyong parang I love you mga friends. Pero guys, don't you think deserve ni Melay in the movie na daw, yeah? Sobrang deserve, we're all gonna be so... On and off cam talaga. And aside from that, I think number one is yung napakainit po, tapos ganito po suot po namin. Parang, kala nyo po malamig din dito. Ayan, so, isa din po dun sa pinaka-memorable sa akin is, aside sa mga bonding namin, is yung nagpunta kami nila Tita Gretch sa Dong Day Moon. Tapos, kaming apat, tapos, pumasok kami sa mall na walang guard, tapos umakyat kami sa pinakataas dahil kailangan namin bukas pa since yun, gabi na talaga siya bukas. Pagbukas namin doon, para kami nasa shake, rattle and roll. At hindi niya si Tita Gretch, hindi po pwedeng sabihin, pero nagsastart sa letter P. Dahil sobrang dark po talaga, tapos umalis na po kami. Ayun, Tita, ano po sinabi niyo, letter P? Thank you. So si Manalo, hello, good afternoon. I'm Manal Salidal. I'm playing the role of LMA here. I'm a vlogger, a fan, K-pop fan din. So, one of the most memorable po na experience with them. Actually, lahat. And makapanood niyo po yun tomorrow sa Mom Chief. Pero pinaka-memorable po sa akin ay makatrabaho ko ang mga artistang iniidol ako lang sa TV noon. It's been a blessing po. I've been with Inang and Madam. Kasi po, dreams to come true. I've been with Inang and Madam for fangirl times. And they know my passion when it comes to acting. They give me the chance to be able to be here and to experience my dream. And that is more than enough. Wow, yes. And it's a role really close to Manel's heart, of course. Sorry po, been emotional kasi it's been my dream to be an actor since I was a kid. And sobrang sulit po ng pakiramdam and blessed to be able to be with these people. Right. And tama po si Ma'am Shie, yung Panginoon, napakabuti po. At gagawa siya ng paraan sa iba't ibang tao. Mm-hmm. And gusto ko po talaga magpasalamat po dito sa dalawa kasi hindi lang isang artista, hindi po lahat naniniwala sa kakayahan. Pero po, si Inang po, tsaka po talaga si Madam, sila po talaga yung isa sa mga naniwala sa akin. Totoo right. Po yun, hindi right. Po ako nag-hero. So, yun po. Maybe dreams come true. Maybe dreams come true. Mga fairy godmothers pa lang. So, for everybody who don't know kasi Manel, like we kasi us, we really have so much stories to tell.
So we never really run out of stories. Kaya yung mga asawa namin lagi tinatanong, anong pinag-usapan nyo kanina? Hindi ko na maisip. Sa dami namin stories. And this is one of those stories that we were talking about and which we made happen. But before pa, we already did Fangirl Diaries in YouTube. Different kinds of stories, different kinds of fans that we encounter. And si Manel, ever since, siya yung isa sa bida namin lagi. Tapos pag sa second season, ibang character, pero siya pa rin yun, kapatid naman niya yung kamukha niya. Tapos sa third, siya lagi eh. To the point na may ginawa na namin siyang kambal. Meron pa siyang kambal, kausap niya sarili niya, so siya lagi. So when we thought, when we were gonna do this movie, we have to find a character that would fit Manel talaga. So talagang kailangan kasama siya. Wow, having said that, congratulations Manel. This is something that we celebrate, of course. Of course, we also have Dustin. And in that bus, Dustin, tell us about your character very quickly and your memorable experience. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. And thank you po muna sa pagpunta niyo po dito ngayon at makasama po kami. Ako po ay si Dustin Mayores and I'm playing the role of Prince. Ang role po ni Prince dito ay aspiring idol. And gusto ko lang din pong i-share yung kung paano naging challenging yung character ko, kung paano ko hinirap yun. Then, ayun, sa word pa lang na aspiring idol, like, since yung nagsisimula ako maging actor o umarte, nasabihan din po ako maging aspiring actor. Then, dun ko mas nakilala ng mas malalim yung role ni Prince. Like, kung ano yung ibibigay ko dito na passion, hard work when it comes to my craft and my talent. Then, nilagyan ko ng puso yung pagkakaano kay Prince. Ang dahil ko po pinagdaanan, lose weight. As in, dahil hero nga po, parang maging aspiring idol ka. Then hair ko, lahat po siguro ng galaw kailangan kong i-apply para sa akin. Kaya okay din na minahal ko yung ano ni Prince, yung character ni Prince. And sobrang happy ko doon. And sobrang tingin din po kay na madam and kay Inang Rina kasi ako po yung nag-iili sa role na to. Wow! Hindi ko po expected. As in, nagpasa lang po ako ng audition and then, parang may doubt po ako, sabi ko, hindi, okay na to. Ginawa ko naman yung buhay yung best ko, and alam po makukuha ko eh. Banana Universal, no? And now you're here with us po, today. May manifesting lang po lahat. And ayun po, yung best experience ko po sa Korea, nasabi na po natin lahat, pero yung the best pa rin po yung sa DDP talaga. Ibang-ibang emotion yung naramdaman namin nun. So yun, takot, excitement, and frustration din, kasi yung gusto namin puntaan that time, hindi open, kaya ayun po yung ano namin. Ayun lang po. Thank you, Dustin, thank you. Alright. 3 days yun, pa 5 days na yun, ang ginawa namin, eh, talagang nagdaro kami ng mga game show, parang, at isang tao, ito, hanyo! Duro po kami. And then, after that, nagkaroon kami ng fight scene, kami nila partner, kami mga police, nagkaroon kami ng, ang tawag ng training sa mga action. And then sa Korea naman, nag-provide sila Inang Reyna at madam ng Korean instructor. Ang parang madam si instructor yun. The Korean stuntman. Korean stunt director. So ang galing din talaga na yung very safe ka pero talagang ang galing tingnan. Hindi naman sobrang pasinsa na stern naman yung ginawa namin. Hindi naman pa ganun. Pero malalaman mo na normal yung tutukan, normal yung dekatiyan ng Juan. So, naghanda ako sa tulong nila Madam Green at Inang Reyna. Na-mention niyo po yung preparation sa role. Saan po yung pinakanahirapan? Sa role ko? Ano po sa inyo? Grabe ako nahirapan. Nag-iyapan ako sa iyak. Nagkaroon nga ng day 2 eh. Day 2! Akala nila take 2. No, day 2. Kasi talagang hindi na kinaya. Sobra akong malungkot talaga. Kasi yung puta ko talaga, parang nag-i-imagine na pag malungkot na, nag-i-imagine na siya ng malungkuhan. So nung nag-iyakan, talagang kailangan iseryoso ko talaga ito. Kasi siyempre kailangan may puso yung movie. Oo, mga mister. Tapos yun, mabuti na lang si Madam Inang Reyna. Kinausap niya ako. Kasi parang kanina yung mga magulang sa kanya. Sige na. Na happy period. Pero feeling ako kasi, I've seen Melay
sa school lang eh. So I don't really know how she acts, but I know she's very funny kasi nakikita niyo naman gano'n siya ka-funny. But I know inside her, there's a very, very soft spot of Nelay. That's why she can make people happy. It's because deep inside her, she's a very sensitive person. And when we shot that scene, na-feel ko kasi talaga na yung pinapanood ko, parang hindi eh. Hindi siya nakikita ng mga manonood. Gusto ko makita niyo talaga at makilala niyo kung sino si Melay, sino si Ma'am Chief. So we did the reshoot the next day. No, we scheduled another day, 3 days after. First thing in the morning, one take, yun na yun. Makikita niyo doon sino yung totoong Melay. Wow! Pero sobrang thank you kay Inang. Kasi pwede naman, gastos din yung mag another day ka na naman ang take. Pero pinagbigay si Melay, please, because gusto talaga niya maging best yung eksena talaga. Kaya inangray na maraming salamat. Uy, mabuti ba hindi pinareimburse sa... Favorite scene ko yun. Favorite scene. Oo. Oh. Eh, hindi ko na siya i-reimburse. Kung ano yung scene. Kung ano yung scene yun, ang kailangan. Kailangan din ang abangan. Watch it tomorrow, Dr. Bernan. Having said that, before we continue for... Kaya pala sila kasama. At ang natutunan ng mga Koreans sa amin, kahit na mahirap ang shoot, masaya pa rin kasi kami, tatawa na pa rin ko lang, action! Chewing king! So sabi ng Korean ko, pwede pa lang tumahawa sa set. Kasi sila, ganun sila, seryoso sila. Kaya sabi ko, oh, we cannot make it. Kahit na kami, pinapagalitan na kami, oy! Pero, tawanan pa rin kami. Kaya natutunan ng Korean crew sa amin. Pero kami, natutunan namin sa kanila, lagi kang on the set at lagi kang ready. Yeah, okay, thank you, Melay.